Okay, for sure, no, nakakapunta pa naman tayo ng palengke. Yung mga nanay natin na pamalengke na naman, pa naman, despite quarantine period pa rin tayo. But I know, limitado pa rin naman yung galaw natin kahit nagpupunta tayo ng palengke. And less yung mga nabibili natin ng mga ingredients kapag mamamalengke tayo para sa mga lulutuin natin. Kaya naman ngayon, isi-share ko sa inyo yung paggawa ng adobo sa asin. Kasi itong adobo sa asin, wala masyadong paandar. So samahan nyo ako ngayon, isi-share ko kung paano lutuin yung adobo sa asin. Magsisimula na tayo. Ako po si Jesse and this is my kitchen. Okay, bago natin lutuin yung ating adobo sa asin, i-mamash muna natin tong pork natin sa asin and garlic. Yung pork, make sure medyo may taba siya. Ewan ko ba dito sa bansan to, yung pork ang konti ng taba. Mas mataba pa ako. So, konti lang yung taba niya. I-mamash lang natin yan sa asin. So, ang gagamitin ko is rock salt. Yan. And then, yung dinurog natin na bawang kanina, isasama na natin dito. Hindi ko na tinanggal yung balat, pero kung gusto nyo tanggalin yung balat, okay lang din, wala namang problema. And then, you will leave this for a few minutes bago nyo igisa or bago nyo pakuluan, kasi pakukuluan to. We leave this for a few minutes and then balikan natin siya para pakulaan later. Okay, lulutuin na natin yung ating binabad na pork dun sa asin kanina with garlic. So, sisimulan na natin siyang pakulaan dito. Ilalagay ko lang itong pork dito. Then we will add water. Tamang water lang yung ilalagay niya. Yan. Then, hintayahayaan nyo lang yung kumulo dyan hanggang matuyo. And then, later, babalikan natin ito. Okay, this is optional, but pwede nyo rin idagdag to. I'm adding all-purpose seasoning para naman ma-enhance yung lasa ng pork dito. Hindi lang siya maglasang asin. Okay, malapit na yan matuyo. May ilalagay pa tayo dito sa adobong asin na to, which is yung ating annatto oil. Kung wala nga yung annatto oil, pwede kayong gumamit ng regular na oil lang. Noong kasi, yung mga matatanda, lalo sa Bicol, kapag ka gumagawa sila nito, nilalagyan nila ng annatto oil kasi annatto oil is also a good preservative kasi nga, di ba noong panahon, noong mga bagets pa yung mga lola natin, wala pa noong ref noong panahon kaya annatto oil is one of their option para ma-preserve yung pagkain nila ng matagal. Kaya yung adobong asin, ginagawa nila yan para tumagal yung adobo na ginawa nila. Nilalagay lang nila to sa parang kaldero and then it just sits there for a very long time na pwede nilang balik-balikan kapag ka gusto nilang ulamin. And annatto oil is also good antioxidant. It's a natural antioxidant and also a good preservative. Na-research ko na yan. So, aantayin mo lang siya ma-frito doon sa mantika and then pag medyo natusta na yung pork, luto na yan.
Hinaanyan na lang yung apoy para hindi masunog yung pork. So yan na yung ating adobo sa asin. Okay, ito na yung ating nalutong adobo sa asin. So, ayan o. Yung bawang, nagmukha na siyang chicharon doon sa paligid ng asin. Kaya naman, nag-mix talaga yung katas ng bawang na punta talaga doon sa pork. So, pag kumain ka nito, lalo itong niluto ko, kailangan mong maraming kanin na kainin. Kasi nga, malakas siya sa kanin. And then yung pork, ay yung meat niya, masyadong garlicky. So, talagang babad na babad yung bab or yung pork doon sa bawang. Kaya masarap yung lasa niya. And then, yung annatto oil, again, it's just optional. Optional din kung gusto ninyo lagyan ng paminta. Pero ito kasi hindi ko talaga nilalagyan to ng paminta. Kaya ganyan lang siya. And napakadali lang lutuin ito. Kahit wala tayong masyado ingredients, huwag nating i-deprive yung sarili natin sa mga gusto nating kainin. Katulad nitong adobo. Adobo is one of the favorite na ulam natin sa hapag, so huwag nating i-deprive yung sarili natin na kumain ng adobo kahit ganitong panahon. So, ayan. Sana nakatulong ako para doon sa mga gusto magluto ng adobo sa asin. You can share this doon sa mga gustong matuto at gusto ninyong pag-sharean nitong menu natin ngayon. And if you like this video, just don't forget to like it. And comment down below kung ano yung masasabi niyo tungkol dito sa ating adobo sa asin. And also, don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Again, makita-kita tayo sa next video. Ako po muli, si Jesse. And you guys have a good day. God bless. Bye-bye.